Hi, magandang gabi. Ngayon ay August 25, no? Katatapos ko lang ng isang interview at medyo ganado pa akong maggawa ng aking vlog. So, here I am again, the Lola Vlogger, Jasmine Amalia. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe to my channel, Jasmine Amalia. And you will learn not only about history, not only about religion, not only about arts, culture, you will also be given some inspirational messages. Kaya itong aking YouTube channel na ito ay Samot Sari. Dapat nga pala pinamagat ko dito, ang title ko ay Samot Sari. Pero paano kaya magpalit ng title? Hindi ako marunong. Well, ngayon, sapagkat ngayon ay buwan ng kasaysayan, kasama na rin kasabay ang pagdiriwang ng buwan ng wika. Kaya ako ay magbablog tungkol sa kasaysayan at ako ay gagamit ng ating wikang sarili, ang Pilipino, ang lengguwaheng Pilipino, ang wikang Pilipino. So, naisip ko na magbalik-aral tayo. Marahil ang iba sa inyo ay nakalimutan na o hindi na masyadong naaalala na ang may kinalaman sa ating pananampalataya bago dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan. Alam natin na bago dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan ay mayroon na tayong paraan ng pagsamba, no, worship. Mayroon na tayong sariling atin. Tayo ay naniniwala sa tinatawag nating bathala, si Kabunyan o ang Abo. Ito yung mga tawag natin, bathala, Kabunyan, and Abo. At tayo naniwala din dun sa mga mas lesser gods sa tinatawag, mas maliliit o mas mabababang mga Diyos, no? Na iniisip natin na sila ay tagapamagitan natin patungo kay Bathala. Yun ang ating paniniwala noon. So, hindi lamang ang langit ang ating tinatawagan natin o sinasamba natin. Sumasamba pa rin tayo sa mga kahoy, sa mga rivers, lakes, ang mga kabundukan, at kahit na yung mga kuweba ay ginagawa nating sambahan o sinasamba natin, lalo na yung may mga malalaking bato. So, ganun tayo noon, no? At naniniwala rin tayo sa kaluluwa ng ating mga namatay na mga what you call ancestors, ng mga ninuno, no? At meron tayong tinatawag na mabubuting kaluluwa, na kung saan ang tawag natin dito ay anitos, at yung mga masasamang kaluluwa, manggalis, no? So, isa pa sa ginagawa natin bago dumating ang mga Kastila ay marami tayong mga rituals. At ito ay ating pinapractice, and most of the time, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng dasal awit, not pray, our prayers were done in chanting. Hindi yung kagaya ng Hail Mary Pulubres, hindi yun, kundi tayo ay, pagka tayo ay nagdadasal, we did it, our ancestors did it in the form of chanting. Hindi ko lang may ano, kasi hindi ako magaling sa wala akong boses na ganyan, no? So, nag-chant sila. Minsan, parang nakakapangilabot yung mga chants nila. Parang nananaghoy, etc., etc. Okay. So, biglang dumating ang mga Kastila. Alam natin kailan ba dumating ang mga Kastila. So, kung babalikan natin ang kasaysayan, dumating ang mga Kastila noong 1565. Prior to that, si Magellan. Kaya lang hindi naman nakapagtagal si Magellan. Napatay siya ninalapu-lapu sa Mactan, kaya hindi nakapanatili dito ang mga Kastila, yung mga natira sa kanyang mga tao ay umalis. At that was 1521. Pero noong 1565 ay nagtagumpay na Makalan sa ating shore, sa ating sa shore sa Pilipino, sa ating dalampasigan ang mga Kastila sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi. Alam na natin 'yan. Subalit hindi madali para sa kanila ang makapanatili dito sapagkat bago sila nagawa yon ay nagkaroon pa ng mahigpit na paglalabanan
ng mga katutubo at saka ng mga Espanyol. Bakit? Sapagkat ang mga katutubong ito ay nadala na, meron na silang aral sa nangyari nung panahon ni Magellan, na dumating dito si Magellan. Kaya pagdating ng mga puti sa ating dalampasigan, sila ay ika nga ay nilabanan o hindi agad binigyan ng magandang pagsalubong ng ating mga katutubo. Pero siyempre, malakas ang mga Kastila. Kaya ang mga katutubo ay napilitang tumakbo sa mga burol, no? Hills. They fled to the hills. Pero sinunog muna nila ang kanilang mga ang kanilang villages, no? They burned down their villages. Sa isang sinunog na village ay natagpuan ng isang Kastila, sailor na kasama ni Legazpi na nagngangalang Camus, no? Ang pangalan niya ay Camus. Ang isang imahe ng Santo Niño, no? At itong imahe na ito ay nandoon sa isang nipahat na sa kabila ng nasunog lahat ang mga nipahat, itong nipahat na kinaroroonan ng Santo Niño na ito ay spared, no? Na-spared ito from being burned. Ang imahe ay pinaniniwalaang ito yung imahe na ibinigay kay Queen Juana nung dumating dito sina Magellan noon. So, ibinigay ito kay Legazpi at nang maibigay ito sa kanya, si Legazpi ay lumuhod sa ground, no? Hinalikan niya ang imahe tapos ito ay kanyang itinaas sa heaven. Ni-raise niya ito sa heaven. At humingi siya ng gabay, guidance sa sa hangarin nila na ma-colonize ang ating ang ating bansa, ang ating kapuluan. Hindi pa naman tayo bansa noon. Ma-colonize ang kapuluan na ito na kung saan sila ay dumaong. So ang ginawa ni Legazpi ay kanyang itinatag o he built the first Spanish settlement sa Cebu na mismo. Kaya ang Cebu ang first Spanish settlement. At doon sa fortress na ginawa niya, nag-built siya ng fortress, no? At nag-construct din siya ng isang simbahan. Kaya at nung araw na ang Santo Niño ay ililipat na doon sa constructed chapel, no? To the altar of the constructed chapel doon sa fortress na yon, ay nagkaroon ng isang posisyon na ang mga sumama, siyempre, sila ang nakakaintindi nito, ay mga Kastila. Habang nagpo-posisyon sila, si Tupas, yung lumikas na sa Burol na isa sa mga pinuno, at kasama ng ilang natives ay nakipagkita naman kay Legazpi. At dahil naman nakita nila na very friendly naman ang mga Kastila na ito, kaya at itong mga katutubo ay nagpakita na rin ng pagiging meek, no, and humble, ay pinayagan sila ni Legazpi na sumunod sa posisyon. At amazed na amazed ang mga natives sa kanilang nakita na ginagawang ritual ng mga Kastila, no. So, nung buwan ng Mayo na yon, 1565, ay na-inscribe nga ang Santo Niño doon sa ginawang chapel ni Legazpi. At yun na ang simula ng tinatawag nating Piyesta ng Santo Niño, na si Legazpi ang may tuturing na kauna-unahang Hermano Mayor. Kasi pagka may piyesta, may Hermano Mayor, alam niyo ba yun? No? Siya ang unang, siya ang unang-unang Hermano Mayor ng kapistahan na ginawa sa Pilipinas nung panahon na yon sa karangalan ng Santo Niño. Ngayon, Santo Niño de Cebu, yung naka-insign doon sa Cebu ngayon. So, ano ba ang misyon ng mga Kastila sa pagtungo sa Pilipinas? Sa pagtungo sa kapuluang ito? Ang kanilang misyon ay colonize the archipelago. Alam na natin yan, no? At para mapalaganap nila ang tinatawag na Christianity. Christianize ang mga natives. May sinabi si King Philip II na ganito, at ito ay
tungkol sa kung bakit nila gustong masakop ang ating kapuluan. Ang sabi niya ay ganito, I will save my last centavo just to save one Filipino soul, no? And will gladly spend all the riches of the Indies for the conversion of the Filipino people. Ito yung kanyang sinabi. At according naman yung isa pang German authority sa Spanish colonization na historiador, ay pinatunayan niya, ang pangalan nito ay Wilhelm Rocher, no? Pinatunayan nitong tao na ito, si Wilhelm Rocher, na ang salitang ito ng hari ng Espanya, sapagkat sabi niya, ang pagka-colonize sa Pilipinas actually ay isang malaking pabigat, no, burden sa treasury ng Espanya. Espanya, pagkatlugi daw sila dito. Pero ni-retain ng hari ng Espanya, King Philip II, sapagkat ang niya ay save the soul of every native na nandito. So, mga nagpadala dito ng maraming mga misyonaryo para i-carry out nga, no, isagawa yung pag-Christianize, evangelization ng ating mga natives. So, naunang dumating dito ang mga Augustinians noong 1565. Ito ay sinundan ng mga Franciscans noong 1578. Pagkatapos, sinundan ito ng mga Jesuits noong 1581. Tapos, noong 1587 ay dumating dito ang mga Dominicans. At saka noong 1606 ay dumating naman sa ating kapuluan ang mga Recoletos. So yan ngayon ang pagkakasunod-sunod ng pagdating ng mga misyon sa ating kapuluan. Ang kasama sa mga misyon na ito, itong mga misyonaryo na ito na dumating sa ating kapuluan ay kinabibilangan ng mga linguists, no? Painters, sculptors, scientists, musicians, farmers, yan ang bumubuo na may mga expertise talaga. And then, they were able to accomplish the mission of the conversion of the natives. No? Naku, in English na naman ang inyong Lola Amalia. Alam natin na nang dumating dito ang mga Kastila, ang mga katutubo ay naninirahan sa hiwa-hiwalay ng mga villages, scattered villages, at malalayo sa bawat isa. At sila mismo ay nakakaroon ng tinatawag na mga pagdidigmaan among themselves, among the different villages. Kung hindi sila magagawang pagsama-samahin sa isang komunidad, alam na mga Kastila na mahihirapan na ma-administer sa kanila yung tinatawag na sacraments, no? Basta yung mga sakramento, mahirapan sila na ma-administer sa mga natives kung sila hiwa-hiwalay. Kaya ang ginawa nila, nagkaroon sila ng polisiya na tinatawag na redusyon, no? R-E-D-U-C-C-I-O-N, redusyon, na kung saan ang mga simbahan, ang mga kumbento, ang mga plaza complex, at yung mga kasarial na tinatawag nila ay pinagsama-sama nila sa isang tinatawag na one zone, no? So, kaya makikita ninyo kung nandiyan ang sa isang yung matatandang bayan, nandiyan ang simbahan, malapit yan ang munisipyo, nandiyan ang kumbento, nandiyan ang malalaking bahay, nandiyan ang plaza. Yun ang ginawa ng mga Kastila. Makikita pa rin to sa ilang matatandang bayan sa ating kapuluan. At na-establish yung tinatawag na mga pueblos na ginawa ng mga Franciscano na nauna kaysa sa iba pang mga orden na mga misyonaryo na nagpunta sa ating kapuluan. Itong mga misyonaryong ito ay inutusan, no, binigyan ng kautusan na manatili sa mga pueblo, doon tumira sa mga pueblo kung saan nandoon ang kumbento at nandoon ang tinatawag na simbahan ay kanilang ipatatayo. So, yung mga converts at saka yung mga unbaptized, no, yung na-convert nila at saka yung mga hindi pa nabibinyagan ay
pinagsabihan o inutusan na magtayo ng kanila mga bahay doon sa paligid ng simbahan para madali ang kanilang pag-convert sa kanila. So, sa pamamagitan ng bagong pattern na ito ng pamumuhay sa isang komunidad, nagawa ng mga misyonaryo na mapaamo ang mga katutubo. Ang naging focal points ng Spanish settlement ay ang tinatawag nating the convento at saka yung plaza. Kung nasan ang convento, nandoon ang plaza. Marami na ang mga misyonaryo naman para lang makuha nila ang pagtitiwala ng mga natives at ma-convert nila sa Kristyanismo, ay nag-adapt din naman sila sa mga kustumbre natin, no? Ano yung ng mga katutubo, sa custom ng mga katutubo, yung values nila at saka yung kinatawag na istruktura ng lipunang katutubo nung panahon na yon. Para yung kanilang hindi naman masabing itong ibinabigay na bagong relihiyon ay totally alien. So pinayagan nila yung nag-adapt sila sa kulturang umiiral sa panahon ng sila ay dumating dito. Nag-aral sila ng lengguwahe, katutubong wika ng lugar kung saan sila nandoon para maituro nila ang pananampalatayang daladala nila sa ating mga katutubo sa kanilang lengguwaheng naiintindihan. Sa isang halimbawa ay sa Albay, mayroong dalawang paring Pransiskano na nakakumbinse ng mga tao sa bagong pananampalatayang ito by demonstrating their unsubstantiated, no, religious beliefs. Hindi nila totally na inalis yung paniniwala ng mga katutubo bagkos pinakita nila kung paano sila dapat magtiwala sa bagong relihiyon na dinadala nila. Sabi nyo, yung si Fray Pedro Pirer, dalawang paring Pransiskano, si Fray Pedro Pirer at saka si Fray Esteban de Solis, no, yung dalawang paring ito, ay sila ay napupunta sa mga katutubo, sa mga bundok. Talagang mahirap ang trabaho ng mga misyonaryo. Pumupunta sila sa mga kabundukan, tapos kalaman nila yung mga natives, tapos sasabihin nila sa mga natives, sige, tawagin ninyo yung ancestors ninyo na pinapaniwalaan ninyo na nandiyan sa bulkan na yan. Halimbawa, yung gano'n, no? Tapos sabihin ninyo na sagutin kayo sa pagtawag na yan. Siyempre, wala namang sasagot. So dahil dyan, nagiging madali sa kanila to kumbinsa si hindi naman na sila sumasagot. So, dapat ang papaniwalaan ninyo ay ito, kaya kayo ay magpapabinyag at paniniwalaan ninyo itong aking daladalang relihiyon na ito. Sapagkat yung inyong tinatawag na soul ay hindi naman talaga na kayo naririnig. Yung mga ganyong pang-iinganyo. Pero binibigyan nila ng pamamaraan, kinukuha nila sa pamamaraan na hindi nila pahihirapan itong mga ito ay sa case ng mga Pransiskano sa kaso ng ginawa ni Padre Pirer at saka ni Father Esteban de Solis. Yung iba, of course, may mga balita, may mga nasulat din ng mga nasulat din na tungkol sa mga prior na gumagamit din ng minsan marahas na pamamaraan. At meron din ang mga prayer na nahirapan sa pagkumbinse. Yung mga tunay na misyonaryo, mga pare, mabubuti yon. Pero yung mga paring hindi naman pag-misyon ng pag-convert sa Katolisismo, ang talagang nasa kanilang puso, yun ang mga tinatawag nating nag-turn out to be like the Father Damasos and the Father Salvis na meron tayo sa nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli at saka Fili. So, yung maging mga gahaman. Pero yung mga misyonaryo, ang kanilang intention talaga ay i-convert itong mga katutubo sa pananampalatayang Kristyanismo. So, ito yung maiksing sharing ko sa kasaysayan.
para sa buwan ng wika, ng kasaysayan, buwan ng wika at kasaysayan. At more will be hanggang matapos ang buwan ng wika, patuloy tayo mag-uusap tungkol dito. So isang pagbabalik tanaw lamang ito, alam ko alam na ninyo ito, pero nire-review natin, no? Magandang reviewin din at balikan ng ating nakaraan. So hanggang dito na lang at maraming salamat kung kayo sumusubaybay sa akin. Kung gusto naman ninyong sumubay, magsumubaybay, mag-subscribe kayo. And please, dito ninyo ilagay yung comment ninyo, hindi dun sa messenger ko. Yung may iba kong followers, naka-messenger ko, nilalagay dun sa aking messenger ang kanilang comments. I would like the comments to be placed here in my YouTube channel. So, like, comment, share, and subscribe. Thank you very much. At pagpalain tayo ng poong may kapal sa araw-araw ng ating buhay. Bye-bye!